na po mga ka-lifestyle, no? Yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe sa ating YouTube channel, Jungjung Lifestyle. Thank you so much. So ngayon, gagawa po tayo ng DIY na automatic feeder para sa ating mga manok. So, first ay ano, kailangan natin ng ganito, parang takip to ng ano, balde. And itong sa ano to, pintura, yan. Yung 5 liters na pintura. And siyempre, kailangan natin ng ganito para pang washer and bolt and nut. So, yan lang po yung ating kailangan. So, let's start. So first ay butasan muna natin to. Yung ano para dikitin natin. So kailangan siyang butasan para i-install itong bolt and nut natin. So butasan ko muna to. So okay na, meron na butas and ito din. So next ay dikitin natin to sila. Yan, and gamitin itong bolt para dito po. Yan. So ito po ay ano, nakita ko lang po sa YouTube and try kong gawin ito para sa ating mga manok. Yan. Oops. Ipasok natin. So next ay ipasok din natin dito po sa ano, yung sa pintura. Panang ano, medyo maliit lang. Ayan. So ayan. So ayan po mga ka-lifestyle na. So first time ko itong gawin. Itong ganito na ano, na sana mag-click. Yan, may butas na. So, ang next na naman po ay mamaya lang natin ikabit yung nut. Ang first, second po ay butasan po natin. Yan. So, ilagay mo natin to dito. Yan yung takip. So, butasan natin to. Yan. Para yan. Para dito. And, para dito yung lalabas yung ano, yung feeds na para panlagay dito. So kailangan siyang butasan, parang pinto ba. Ayun, so butasan muna natin 'to mga ka-lifestyle. Oops. Yan, may butas na. Yan, merong butas na apat. Yan. Yan, so disclaimer lang po. Ingat lang po sa pagano, paggamit ng kutsilyo. Yan, sa mga baka meron tayong nanonood na mga bata diyan, yan. Yan. Ingat lang po sa paggamit ng kutsilyo. Yan. Okay na po, may butas na and yan na to. Pwede na nating ilagay dito sa ano, itong takip ng balde. And lagyan natin ng isang washer at saka yung bolt. Nut pala, I mean nut. So lagyan natin to. Pit na. So yan, ganyan lang. Bitay lang po siya and lagyan ng siguro mga 3 kilo siguro mapasok nito. And ayan. kumakain lang po yung mga manok, no. So ito yung kagandahan sa mga automatic feeder. Ayan. Ayan. So ganyan lang mga ka-lifestyle. Butas sa doon sa no, may butas na 4. Ayun. And dito po yung mga feeds.
and meron takip. Lagyan siya ng takip para secure po ito yung ating secure po yung ating feeds. Para yan. Yun, so, ganyan lang. Wow. O nga pala, nandito po tayo ngayon sa area to. Ano? Yan, sobrang ganda ng view dito. So yan po yung ating ano, manukan dyan. Munting manukan. So yan, sana mag-ano to, mag-click to yung ating feeder, automatic feeder. Ayan. So next ay lagyan natin ng feeds, no, para matry din natin. And ngayon, lagyan po natin ng feeds, no. So lagyan natin ng feeds. Ating automatic feeder. Ayan. Mas maganda kasi may takip po siya, no. Ayan, so ilagyan natin. Ayan, so grabang ganda. And itakip natin para secure po yung ating feeds. Ayan. Pakita ko sa inyo. So yan po mga ka-lifestyle, ayan. So yan, dito siya lalabas yung mga feeds niyan, patanggain yung mga manok diyan, ayan. And dito sa kabila, apat po ito na butas, yan. And ito pa, yan. Medyo maliit lang dito, konti, no? Pero ganyan ang manok, tusikin niya niya. Yan. Sobrang ganda. Yung ating automatic feeder na DIY po natin. So, itry natin na pakiinin yung mga manok gamit nito. Tara. Uy, gawas. Balik. Yan, yung manok natin ay apat lang muna, no? Hindi pa tayo nakabili ng mga ibang klase na mga manok. So, itong breed ko na manok ay ano to? Bisaya. Yan. Na. Yan, kakain na sila. So, pakita ko na nga ibitay. Dako ka na pakaga, oy. Saktor na. Dito sa tiniwa kaya at sa dito.
ayos ang pintura doon. Ito nilaw. Ito sa guma. Ini kosong deh. Tambah, kurang nggak tuh nggak isi. Kurang nggak kusubat.